comeback game ni Joe Devance. Naka-score nga agad kontra Meralco Bolts. Mukhang kaya pa din yung sumabay ni JDV kahit pa 42 years old na siya ngayon. At RG Abarrientos, nagawang ipanalo ang Hinebra dahil sa mga clutch basket na nagagawa niya sa last minute ng laro para makuha nga ang panalo sa Game 1 ng quarterfinals kontra Meralco Bolts. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Naka-score nga agad ng 2 quick points itong si Allen Durham para sa game ng quarterfinals. Tapos sinundan pa nga ito ng 3-point shot ni Chris Newsom para makuha nga ang 5-point lead sa umpisa ng laro. Sa kabilang banda naman, si Scottie Thompson may end one na nagawa nga agad. Dahil sa spin move niya ay napasabay niya nga sa fadeaway shot niya itong si Chris Newsom. Foul counted nga ang nangyari mga ka-O-Sports. Medyo naging aggressive nga itong si Scottie Thompson sa first quarter dahil nakagawa nga din siya ng drive to the basket at naiwan ang bantay niya sa isang possession. Halos si Scottie Thompson nga lang ang gumagawa sa Nebra nung una mga ka-O-Sports. Tapos nasa-set up niya din ang kanyang mga kakampi. Sumali na din sa kanilang itong si Anjo Karam para sa Meralco Bolts sa long 4-point shot na nagawa niya bago matapos ang first quarter. Natapos yun ang unang quarter sa score na 24-28 lamang ang Barangay Hinebra. Sa second quarter mga ka-O-Sports ay tila hinamon ni RG Barrientos ang kabantayan niyang si Raymer Jose dahil binigyan nga siya ng space para tumira. At walang hesitation ay tinirahan niya nga agad ito sa 3. Kailangan mo na din talaga respetuhin ang outside shooting nga ni RJ mga ka-O-Sports dahil titirahan ka talaga niyan. Kada nga basta nabigyan niya siya ng opportunity on chance na tumira, na open niya siya. Dali-dali naman bumawi itong si Chris Newsom at siya din ang gumawa ng 3. Binanda niya pa nga ang tira para pumasok yon. Halos nagpalitan nga lang ng puntos both teams dito mga ka-O-Sports at maganda ang flow ng offense nila. Kada i-score kasi ang Ginebra ay may pambawi nga agad ng ball sa end nila. Pero dito sa second quarter ay pinasok na nga si JDV sa 5-minute mark ng laro. At kagandahan nga nun mga ka-O-Sports ay nabigyan nga agad siya ng bola. Drop pass nga ang naka-score para makapuntos nga siya mga ka-O-Sports. Mataas nga agad ang kumpiyansa ni Vance dahil sa basket nga na yun. At nakatulong nga din siya sa konti para makadepensa dito sa Ginebra. Sunod-sunod na din nga ang 3 na nagagawa ng Jeans dito at nakakuha nga agad ng 15 points itong si Scottie Thompson sa first half dahil sa ganda ng nilalaro niya. Lumawa nga lang double digit ang Ginebra pagkatapos ng second quarter. Sa pagpasok ng third quarter mga ka-O-Sports, sunod-sunod na nga ang turnover ng naitatala ng Meralco at tinake advantage nga ito ng Jeans at puro fast break ang ginawa nila. Isa nga din yun sa dahilan kung bakit mas lumaki ang kalamangan nila. Nagpatuloy nga ang momentum ng Hinebra sa puro fast break na ginagawa kanila. Pero after ng timeout na ginawa nga ng Meralco Bolts, sila naman ang gumawa ng run at halos lahat ng itira naman nila ay pumapasok na din. Binasil nga rin ni Allen Durham ang ilalim at puro sa kanya ang binibigay na bola. Puro hand off at drop pass sa kanya para makiscore nga ang Meralco. Kahit nga itong si Chris Newsom ay pumapasok na din ang outside shooting niya na hindi nga niya nagagawa ng first half dahil sobrang alat din ang mga tira niya. Damura nga nila ang big lead ng Barangay Hinebra at naitabla nga nila ang score pagkatapos ng third quarter. Sa huling quarter mga ka-O-Sports, dalumbang sunod na 3-point shot ang nagawa nga ni Ralph Ku at sumali na din siya sa scoring sheet ng Hinebra. Medyo hirap nga din baka iscore ang pagpasok ng fourth quarter dahil nga sa higpit ang depensa kina JB at Scottie Thompson. Pero mabuti na nga lang ay nandoon nga itong si Ku para mabigyan ng time na makabuelo ulit ang main score ng Hinebra. Tapos, itong si Japet Aguilar may follow-up ng pangang ginawa para mas mabuhayan lalo ang crowd sa venue. Tumaas nga ang confidence ng Hinebra dahil sa nagawang putback jump na yon ni Japet. Kasi nagkaroon nga din ulit sila ng momentum pagkatapos na nagawa niyang dunk na yon. Sa last 6 minutes nga ng laro ay maganda na nga ang nilalaro ng Hinebra. Kaya sunod-sunod na din ang basket na nagagawa nila. Maganda din kasi ang depensa na ginagawa nga ng Jeans para ma-pressure ang Meralco, which is yun nga ang game plan ni Coach Tim.
May nagawa pa ngang clutch basket itong si RJ Abarrientos para ma-seal na nga ang panalo nila. Napasigaw pa nga itong si RJ dahil sa basket nga na yun at napadasal dahil naipasok niya nga ang tira niya. Good thing nga dito ay coach ni Macau Sports ay tiwala na din siya dito kay RJ sa mga crucial moments at pinapasok na nga siya sa loob. Ganun na din kasi ang tiwala niya kataas ha, sa player na yun. At alam niya kasing veteran na din siya dahil sa mga international experience niya dati. Kaya hindi nga siyang maituturing na rookie pagdating sa PBA. Natapos nga ang laban sa score na 92-99 lamang na sa series ang Barangay Ginebra. Tinanghal nga din palang best player of the game itong si Justin Brownlee.